Hello, kumusta kayong lahat? So, welcome back to my channel. So, mayroon tayong re-record ngayon dito. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-record ng desktop. So, ito siya. Dadala lang ng customer. Sabi niya, wala daw display. So, model niya, Lenovo. Lenovo, ang model ay 5H5. So yeah, slim PC siya. So let's check what's the problem. Start na natin. First, saksak natin yung power. Tapos, power on natin. Still, may power pa rin. Two blinking. Pero dapat may display na siya. Check natin yung connection. Baka connection lang. Okay naman connection natin. So, wala siyang display. Open natin yung PC. Para makita. So, nakatape siya. Yan. Punutin natin yung power. Nakatip. Check natin ang first, dahil wala siyang display pero may power. I-check natin yung memory. Yung memory siya ito. Available na isa. Remove natin yan. Naman, yan ang sunog. Ingat natin ito, tracing niya. Tapos, bago tayo mag-testing, bago tayo mag-power on ulit, tayo ng display, tinog natin yung kanyang sa hard disk para hindi masira yung hard disk, lalo't na hindi siya SSD. Remove natin yung power, power lang re-remove natin. Yan. Ito ay DDR. So, DDR3, I think DDR3. 2GB DDR3, 133. Check. Meron tayo dito pang testing. Working RAM to, DDR3. Tingnan natin. Okay. Okay. Tapos, saksak na natin yung power. Tapos, power on. Dapat 1 beep lang siya. Nagbi-beep yan eh. Kahit 1, alam ko. 2 beep siya. Wala pa rin siya. Still, na-display. So, what's the problem? Ikot yung panya. Pero wala siyang display. So, check-alyan natin. Diagnose. Try and try. Namatay siya. Hindi ko siya pinapatay pero namatay. Dahil doon sila na kinos. Hindi tayo namamatay. Kasi buong problema yung board. So, just wait natin. Let's diagnose. So, dahil walang display. Next step tayo. Reset natin kasi may reset naman itong motherboard niya. So, meron yan dyan nakalagay na clear CMOS. So, mga resetter siya, parang ganito yung style. May nakalagay naman na clear CMOS. Kasi ito yung BIOS niya, dual BIOS siya. 32MB at 16MB. So, reset lang natin siya. Yes, ilipat lang natin siya itong punta doon sa kabila. So, of course, wala siyang power, hindi nakasaksak para ma-reset, para mag-display. Reset natin yung BIOS. Kasi ano yun eh, 1, 2, and 3. Lagyan natin sa 2-3. Tapos, saksaklag na plug the power. Saksak natin yung power. Tapos, power on. Okay. Open natin.
kasi yun yung umiikot yung pan. Kung umiikot man yan, dapat tutunog siya na magbibigpisan siya na tutut. Yan, saka nyo siya bunutin yung papel. Pero ito, reset natin siya. Pero hindi umiikot yung pan, dahil naka-reset tayo. Okay, dito natin yung papel. Tapos, balik natin sa 1 and 2. Yan, so, balik na natin yung kanya CMOS reset button. Pag the power. Yan. Tapos, power on natin. Dito yung power on. So, let's check at my display na. Ayan, 2 beep sound. Ayan, so, nagagulog pa siya yung display. So, okay na natin i-repair. Yan lang yung problem niya. Is reset. Check na lang natin yung oras kung nag-fail. So, isa yung sa reason na sira itong CMOS battery nito. Try natin. Try na natin yung kanyang RAM. Let's check. Hinting clean. No, inasabit. So, back the memory. Bago natin isalpak yung hard disk, bago na natin siya isasalpak hanggat sa hanggat tayo nagtitesting ng display. Power on. Oops, wala siyang power. Plug na natin. Wala siyang power. Ayan yun ang power. Why? Ang problema sa memory. Check natin ulit. Balik natin yung isang RAM. Remove natin yung power. Balik rin natin ito. Pang test it. Okay. So, plug uli natin yung power. Test and test. Try and try lang. Of course, dapat hindi nakasaksa yung hard disk na walang masira yung OS. Power on. So, nagpa-power siya. Nakakaroon display. May display na yun, pag ganyan. Okay. So, lagay natin dito. Pili natin ang eraser. Limbagdahan natin power. And clean yun ako tayong eraser. Okay. So, clean natin. Kung galing tayo sa labas at naglakad-lakad tayo, makita tayo ng hagdan, so magagloves tayo kasi may static yan yung ating kamay, may kuryente. Pag tayo nagkikikilos yung naglakad tayo, nag-jogging, so huwag natin hawakan yung RAM kasi masisira. Kasi ang tao may kuryente yan, may ohms kasi ang tao. Tingnan na lang, tanggal lang ano? Kasi masusunog yan pag hindi nyo ginanta. Kailangan yung mga pambura, hindi siya naiwan dito kasi masusunog yan. Experience ko na yan, bago pa lang ako. Ayan. So, kaya kiniklean natin na kanya. Pack na natin. Of course, walang power para hindi umusok. Okay. Plug the RAM. So, pagnalin natin ng power. Ayan. Sana magka-power. So, wala pa rin. Possible, sira yung ating memory. So, try natin sa ibang slot. Pag the power. Press the power. Okay, good. Wala ko lang kung makaka-display. Pero nagka-display siya pag dito. Pero pag doon, ayaw. Paano kaya? Pag ganun, try to clean ng RAM. Ipatuloy natin. Clean natin. Kung wala nang sa kabila. Remove the power. And ipat natin yung RAM. Kasi kumana sa kabila.
Press lang natin mabuti. Kailangan flat. Insert the power cable. And press the power. Tumitot siya. Ibig sabihin, kaya wala siyang power kanina. Possible, hindi lang connected ng maayos. So, yan. Display na. Nalipat na rin natin. So, yan. Okay na ating nire-repair. So, saka natin ibalik ngayon yung hard disk. Yan. Patayin na muna natin siyempre bago natin saksak yung hard disk. Unplug the power cable. And back the plug na natin ng power. Ayan, plug na natin ang power ng ating hard disk. So plug natin yung power input. Okay, press the power button. Wala na naman siyang power. Very sad story. So nawalan siya ng power. Plug natin ulit yung power. Oh, wala siya ng ano. Possible, sira siguro yung RAM talaga. Saksak nga natin ulit. So, wala pa na talaga. Ganyan natin. Rebook ang power, of course. Bakit kaya siya wala yung display? Ayaw din mag-power on. Lipat natin sa kabila. Maka mahina na kabilang channel ng memory. Sabahan na siya. Sabahan siya ng display. So, mahina na yung kabila. Lipat na lang natin sa kabila. Tingnan natin yung power cord. Tagyan natin yung connect yung mga SATA. SATA cable ng mga hard disk. Tapos power, saksak natin ang power input. Press the power button. Oh no. Aha. Sira ang memory. So ayan, wala na naman power dahil saksak ko. Sakto. Ayaw. So, tunod natin ulit. Siyempre, nawala ang power. Natin ang power cord, of course. So, iba testing natin. Salpakaan natin. Kung hindi siya katulad. Okay. Plug the power cord. And power on. Display. Yan. So, kailangan natin siyang saksak natin to mga power cable ng ating hard disk. Dapat hindi siya parehas dun sa isang memory. Ayun, nasaksak na natin. Tapos plug na natin yung power. Press the power button. Oh no. So wala na naman siya. Ayan. What's the problem? Ayan. Wala. Mahirap to. Problema. Power. Nakasaksak yung power. So, pinutin nga natin yung mga problema ng hard disk. Kaya nga natin ulit. Saksak yung power. Power on natin. Kung ayaw na naman yung mag-power on. Ano kaya ang problema? Sabi ko sa basurahan. Bakit yung ginagawa mo, ah? Bakit kaya? Ano naman maluwag lang yung ating power? Saksak? Saksak ulit. Power on. Talagang wala. Ano kaya yung problema nito? Ganito, nakawala ng power.
talaga. Tingnan natin ito sa slot. Tanggalin natin yung power. Power. Okay, lipat nyo na sa kabila. Yung parehas din sa issue. Power. Tapos may display. Tapos, pumutin nila natin yung power. Saksak na uli natin yung power. So, meron. Pinilag natin yung mga power. Nawawala. Kailang natin itong isang hard disk. Ito isang hard disk na hindi ito. Power on natin. Pinilipit ng pan. Ito pang pan. So, hindi siya nagbukas. Buti natin. Check naman natin itong isang hard disk. Siyang grounded eh. Siyang grounded wala naman. Ano naman parang kaya natin baka sira lang itong isa. Plug the power cable. So walang power. Hindi siya nakawala ng power. Lagkili. Ayaw. Wala. Subunutin natin ito. Kung nakawalan tayo ng power doon. Plug ulit natin yung power ko. So, wala pa rin. So, subukan natin ang power supply. Dahil siya namamatay. So, tanggalin natin yung tornado. Tanggal ko na siya. Binisi natin. Possible din ng isang reso. Hindi natin yung ano, kasi madumi. Kailangan clean. Kasi may mga dumi sa sulok. Kailangan nang kinisin. Kasi yung sa reason, bakit siya ay mabuhay. Kaya magpawa ko. Tingisin itong kaha. Tapos yung mga connection. Data connection. Baka may nabasa. Pin natin siya. Ayan. After cleaning. Baka natin siya pabalik. Subukan natin kung mamamatay pa rin. So, side. Bukan natin. So, ano? Mahala na. Hanggang naman yung isa sa mga issue ng mga desktop board. O ng mga laptop board. Kailangan gawin natin yung pinaka-basic. Troubleshooting. Kasi minsan yun lang yung issue. Baka sa takibol. Okay. Break natin. Okay. Break natin yung 24 pin power supply. 4 pin. Natin. So, ganyan natin muna yung natin kung may power o kung may display. May power pala siya, display. Plug natin yung power ulit. Ayun, try lang. Huwag mawala ng pag-asa. Yan, yeah. Tumulog siya. So may display siya, wala magkaroon na yun. Oops, lumuwag yata. Ayan, yeah. Namalawin natin yun.
sequins. Mami, wala na! Mami! Meron na pang antique sequin. Wala na! Balik natin yung ano. Natin yung sa tapawar. Mami, sequins wala na! I-detect siya. Unplug ulit natin yung power. Tara, mag-boot na yung OS niya. Mami! Ayun. So, ano na? Ito yung ano dito. Tabi nga ang kanyang logo. Okay lang yan. So, adjustment siguro ng monitor. Baka yung monitor na ilang ginagamit is malaki. So, yan. Nagpo-boot. Wait lang natin. Nasa matapos. So, yan. Pasok na siya sa ano. Kasi gagawin natin dyan. For the last chicken. Para makita ulit natin. Kasi ano nangyari. Pag pinatay natin. So, ayaw mabuhay niya. Ayaw mag-power on. So, shut down natin siya. Pwede ito wait. Press na isang press lang. Isang press tapos huwag mo siyang itulong press para mag-shut down. Yan. Okay. Shut down. Yan. So, para ma-checkin natin ulit yung nangyari kanina, unplug natin yung power. Okay. Press natin yung power para mag-zero-zero yung ano. Para kung check natin kung magpa-power pa. Yan. Okay. Check natin. So, power on natin. Kailangan umikot siya. So, ayan. Umikot siya. Kailangan maka-display. Ayan. So, okay na siya. So, cleaning lang talaga. Linis lang. Ayan. Kaya pala siya nawawala ng ano. Hindi nawawala yung power. Nakaplug naman na yung ating SATA hard disk. Dalawa. Sa SSD. So, ibalik na lang natin yung mga connections. Patayin ko muna siya, then balik yung mga connections. Then, unplug natin yung power, okay? Ayan, so nakikabit na natin yung mga cables sa lahat. The power, SATA power, SATA cable. So yeah, unplug. Press power natin, zero-zero natin. Check natin kung magka para sa tatlong buhay. Kailangan, dire-diretso na siya. Hindi kagaya kanina na nawawala. Ayan, umikot na yung ating fan. Plug na lahat. Saan na, dire-diretso, nakabot na yun sa OS. Ayan. Ayan, loading na lang. So, antayin na lang natin siya kasi matapos. So, ayan ah. Bukas na siya. Ayan, so, pangalat ng testing natin na on, off, on, off, on, off. Na okay na siya. Nung nakaraan kasi kanina, pag on lang natin, parang reset. Nireset yung memory, nirimove. Tapos binalik, mag-on. Tapos pag pinatay, hindi naman nabubuhay. So, ayun. Ngayon, okay na. Ayan. So, cleaning lang. Madumi lang yung loob. Ayan. Pili na natin. Yun lang isang cause niya. Ayan. So, hanggang dito na aking medyo. So, balik ko na lang yan. Tatakpan na lang. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong panonood. I hope nag-enjoy kayo. So, hanggang sa mali, ating upload. Para sa mga hindi pa nag-subscribe, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell din para updated kayo. So, maraming salamat. Yan na lang. Bye-bye!